Magandang umaga. Magbe-bake ako ngayon ng tahong na may palaman. Welcome muli sa Maki Miki. Ito ang mga sangkap na kailangan natin. Ang tahong, ito ay nabili ko sa palengke ng malinis na. Pero kailangan hugasan pa rin natin sa running water ng 3 beses. Sa pag-steam natin ng tahong, lagyan natin ng konting tubig at asin. Takpan natin para madaling kumulo at maluluto ang tahong. Pakuloy ng 5 minuto o hanggang sa mag-open lahat ng shell. Pagkaluto ng tahong, ilipat natin sa bowl para lamig. Susunod natin gagawin ang breadcrumbs. Kung meron kayo natin ng tinapay sa inyong breakfast, i-oven toast ito sa loob ng 3 minuto bawat side. At pagkatapos, itabi muna at magiging crispy ito habang lumalamig. Balikan natin ang tahong. Sapat na ang lamig nito para alisin ang isa pang kalahati ng shell at ang damo na nakakabit sa tahong. Maayos itong ilagay sa plate o sa tray para sa paglalagay natin ng stuffing mamaya. Pinalamig natin ang toast bread para mas crispy bago ilagay ito sa food chopper at madaling ma-pulled rice sa loob lamang ng 5 seconds. At ito na ang ating homemade breadcrumbs. Kompleto na ang ating sangkap. Susunod, iluluto na natin ang garlic bread stuffing sa ating tahong. Magmelt ng butter sa kawali. Igisa ang bawang hanggang sa maamoy ang bango nito. Idagdag ang bell pepper sa pagigisa. Haluin nito sa loob ng 1 minuto. Sunod na ilagay ang homemade breadcrumbs na ating ginawa. Kung wala kayo natirang tinapay, ang breadcrumbs na nakapak ang gamitin. Haluin itong mabuti para magsama-sama ang mga sangkap. Pagkaroon ng 1 minuto, lagyan natin ang fresh milk para mag-moist ang ating breadcrumbs at patuloy itong haluin. Samahan natin ang daw ng sibuyas. Dagdag na lasa sa ating stuffing. Haluin sandali. At hanguin na. Pwede natin itong ipalaman tahong habang mainit. Lagyan ang bawat tahong shell ng garlic bread stuffing. Maglagay ng ginadgad na keso sa ibabaw ng tahong. Sa pagbibake, gagamit ako ng oven toaster. At ibibake natin ang tahong sa loob ng 3 minuto o hanggang sa matunaw ang keso at medyo brown ang ibabaw nito. Ito na ang ating stuffed baked tahong. Masarap itong kainin ng mainit, masarap na appetizer at pang-ulam. Paklik po ng like, share, subscribe. Click nyo rin po ang notification bell para notify po kayo sa bagong video na post namin. Narito po ang stuffed baked tahong recipe para sa inyong pagluluto. Maraming salamat po sa inyong panonood. Panoorin nyo rin po ang iba ko pang mga cooking videos. Hanggang sa muli!